hindi po ako nagregret, no? So far, hindi po ako nagregret sa pag-alaga ng pugo kasi meron talagang income kahit papano. Merong income. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Yan, so welcome mga kabackyard. So ano po ba dapat natin tandaan or tips, no? Kung sa inyo, paano magsimula ng backyard quail. So itong sa akin mga kabackyard, bumili ako ng quail last 7 months ago, no? So itong quail namin ay 7 months na po, mag-8 months na ngayong June. At una po ang tip ko sa inyo na talagang na-experience namin, no, kasi nung una trial and error, pero nakita namin after 7 months, ito po yung isa sa nakita ko nga dapat niyong gawin. So just to help you na nagsisimula, bumili talaga kayo ng 25 days old, no, na pugo. Saan man nagbibenta dyan, bumili kayo yung 25 days old kasi yung mortality nila ay napakaliit, no? Parang walang mortality itong sa akin. Papakita ko sa inyo bakit namamatay sila sa ibang video, no? Papakita ko kung bakit namamatay yung pugo. Ito sa akin mga kabackyard, 3 layers po ito, no? 3 layers. Kaya lang nag 2 layers muna ako kasi gusto kong subukan muna. So bumili ako ng 100 pieces. So yung 100 pieces mga kabackyard ay 4,000 pesos, no? So each 25 days old dito sa amin, kasi malayo yung bilihan, per piece po nito ay 40 pesos sa 25 days old na pugo. So sa aming naranasan ng asawa ko, mababawi mo yung 4,000 yung kapital mo sa loob ng 2 months. So yung 2 months yung kapital mo sa pugo, mababawi mo yan dahil sa pagbibenta mo ng kanilang mga itlog. So isa din, pangalawang tip, bago ka magsimula, dapat meron kang outlet ng itlog mo, no? Itlog ng pugo na itlog mo. Yung itlog ng pugo, dapat may outlet ka nito. Yung may bibili, no? Sa amin meron man nagabili at meron na kaming mga customer for that 7 months, meron na kaming customer. So hindi na mahirap sa amin. So mga kabackyard, yun yung una, 25 days old. Pangalawa is dapat meron kang outlet ng pugo. Or try nyo lang kahit konti lang kung magkaroon kayo nito at mangingitlog na yung pugo nyo. At I think yung naranasan namin at least 3 weeks to 4 weeks mag-itlog na sila after mong pagbili ng 25 days old. So mag-start na sila ng itlog. So, sa susunod, i-share ko kung paano yung process sa feeding at ano yung feeds na ginagamit namin. So, yan yung itatakil ko rin sa mga susunod na video. So, ikatlo mga kabackyard is itong bahay nila, no? Yung kulungan nila. So, mga kabackyard, depende sa inyo kasi yung may nakita ako, kawayan lang yung gamit or mga kahoy lang yung gamit nila. Pero ito sa amin, bakal talaga. No? Para forever, mga kabackyard, meron talaga kami nito. So, may plano kami sa sunod kung makal na ito sila, katayin niya, na at least susubukan ko na yung 3 layers. Or kung papalarin man, more pa, no? Kung papalarin. Pero yung desire ko, at least 3 layers. For one reason is, gusto ko meron akong yung ipot nila kasi gagamitin ko sa aking garden, organic gardening ko. So, part din yan dito sa ating channel, yung organic gardening. So, ito, yung size ko nito ay, hindi ko na ma-detail sa inyo, no? Kasi hindi ko na video, nagsimula lang kami bago lang kami nag-vlog ni Mrs. Kasi gusto namin i-share yung kalaman namin, no? Libre namin natanggap, libre din namin i-share sa ating kapwa Pilipino, no? Para man lang sa pagdating ng pandemic, at least meron tayong pagkukunan ng pagkain. Sa susunod ng mga video, i-share ko sa inyo yung mga pagkain nga makikita lang, no, na pwede nating i-add sa kanila maliban sa feeds na pinapakain. So, yan po. So, makikita nyo mga kabackyard, meron tayong ilaw. Dapat may ilaw sila mga kabackyard kasi 24/7 sila kumakain para yung itlog nila ay
continuous. So maraming itlog. Pag makain sila ng marami, marami din silang itlog. So isa rin sa nakikita ko, isang tip, no? Dapat meron ka nito. Yung bahay mo dapat kompleto. May dapat hindi sila nauulanan or nasa salibuhan or taligsik sa Bisaya, no? So ito, huwag niyong kalimutan ito. Maliit lang consume nito, no? Itong sa gamit namin, 20 watts, pwede din 15 watts lang gamit nyo. Isang ilaw lang gamit ko dito. And then, dapat meron kayong radyo, no? Itong radyo, mga kabakyard, kailangan kasi maingay. Supposedly, itong mga pugo doon sa luklok, parang poultry, no? Kasi ma-peaceful, walang ingay. Pero nandito lang tayo sa ating lugar. Yung sa amin, gilid lang kami ng highway. So, daming motor, maingay, may mga tao dumadaan din dito sa bahay. So, kahit papano, masanay sila sa ingay ng radyo. So, sanayin ko sila ingay ng radyo. So, continuous yan, 24/7, may radyo ako. So, yan. And then, itong pakainan nila sa harap, depende sa design nyo, no? Itong sa design ko, ito lang yung nakita ko eh, yung nagpagawa ako. And then, yung sa likod, yung sa tubig nila. So, dapat hindi yan maubusan ng tubig. 24/7, dapat may tubig ka. And then, yung pagkain. Yung sa pagkain ko, no, morning, meriendas, tanghali, and then sa gabi, yung pakain. And then, balik naman morning. So, isishare ko yan in detail, no, sa feeding. So, yan po. Yung una is yung 25 days old. Subukan nyo yan. No mortality sa akin. Less ang kanilang pagkamatay. And then, pangalawa is yung egg, dapat may outlet ka nito, mayroon kang consumer. Sa amin din, kami din isa sa consumer. Kumakain halos everyday, kumakain ng egg, pero magsasawa ka rin. And then, may ilaw ka, may radyo ka. Yan po ang mga tips. So, mga kabakyard, if you want more, have more question, you can comment below. Itong sa design ko, mga kabakyard, is yung sa pakainan nila, dapat meron kang screen din. Kasi nung una, pinakain ko sila nang walang screen. Ito yung nangyayari. Napaka ano nila, no? Mag-ausik, kung sa Bisaya, nausik, no? Magkatag sa dere. Yung mga pagkain nila pag wala itong screen. Dahil ang purpose nitong screen ay ito, mag-stay lang yung pagkain dito sa kanilang kainan. So, yan po mga kabakyard, no? Yung mga tips na dapat nyong i-consider kung gusto nyo mag-quail farm. So, maliit yung kapital, pero mababawi nyo naman. No? Pero kung malaki yung kapital nyo, pwede din mabawi, pero mahirapan. Kita ko, mahirapan magpa, kung wala kang consumer, wala kang customer nito, mahirapan ka. Pero yung egg, napaka-importante na ma-dispose mo para mabawi mo yung feeds, kasi mahal yung feeds po, mga kabakyard. So, nakikita yung mga kabakyard, ito sa akin, medyo yung likod nila, no, parang wala nang balahibo yung likod nila kasi ito yung ano eh, kinakagat nila, no, nag-aaway din sila sa loob. And then isa pa sa nakita ko, hindi lahat ng nabili mo na 25 days old ay babae, may lalaki talaga yan. Yung sa akin, may mga lalaki talaga. Makita mo diyan maghabal, no, kung sa Bisaya, no, makita nyo yung mga buses na ano. So kung makita nyo na may lalaki, kunin niyo. Kasi matakaw sa pagkain. So, sa itlog, okay lang. Sa una, darating ka ng 85%, 80 to 85% yung itlog nila. No? I mean, dumating kami ng 90% per day. No? Sa 100, merong 90 eggs every day nung una. Pero sa tumatagal, mga kabakyard, lumiliit na lumiliit yan din. 85, 80. No? Ngayon, 7 months na sila, 70% na lang kami, no? Kasi namatayan din ako ng 10. I-share ko yan kung bakit sila namatay, no? So, yan po, kabakyard. Ang kailangan nyo din isa is yung hospital. Dapat may separate kayo, no, hospital, kasi mag-aaway ito. Kung mag-aaway yan, anong gawin nyo pag nasugatan? Hospital mo yan, i-separate nyo yan. And then, i-treat nyo, no? Pagalingin nyo, kasi yung mga sugat nila, yung sa mata, sa puwet, sa likod, yun yung i-treat nyo, pagalingin nyo sila. Before nyo sila ibalik, pagalingin nyo muna. Kasi pag may sugat yan, kagatin at kagatin yan nila. Separate nyo yan. So, yan po mga kabakyard. So far, wala po akong
hindi po ako nagregret, no? So far, hindi po ako nagregret sa pag-alaga ng pugo kasi meron talagang income kahit papano. Merong income. So sa 100 pieces, may income ka. Mababawi mo yung feeds nila, no? May extra income ka talaga. Kahit papano. That's the purpose or kagandahan ng backyard farming po. Okay, please comment below kung ano yung mga tanong mo about sa quail farm and we will do our best sa backyard farming ng quail and I will do my best na sasagutin ko po yan kasi ganun din po ako dati eh. Nagsisik, no, trial and error, pero gusto ko po ibahagi yung kaalaman namin dito para po sa atin, no, sa ating mga kapwa Pilipino na gusto din mag ano ng backyard farming for consume and dagdag income. So, ito po yung video sa mga video ng mga quail farm sa backyard. So, yan po. God bless po sa inyong lahat and see you next time.